Kamusta na mga boss at welcome sa isa na namang sports talakayan. Isang balita nga mga boss ang lumabas tungkol kay Coach Yeng Guiao. Malamang ay madami sa inyo ang magre-react tungkol sa balitang ito. Tumutok lamang dito dahil yan ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pero mga boss, bago natin umpisahan ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na din ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod pa nating mga videos. Mga boss, matapos nga ang mahigit isang taon na pamumuno ni Coach Yeng sa ating national basketball team, ay nagpa siya na siyang mag-resign sa pagiging head coach ng Gilas Pilipinas. Isang malaking dahilan nga dyan mga boss ay ang naging resulta ng ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup na maagang na-eliminate. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na wala silang naipanalo sa limang laro nila sa tournament. Dahilan para hindi maiwasan ng ilan nating mga kababayan na makapagbitaw ng hindi magagandang salita tungkol sa kanya at sa buong team na din. Andyan nga yung tinampakan tayo ng ilang mga powerhouse team gaya ng Italy at Serbia. Pero mga boss, para sa akin ay isang given situation na ngayon na sobrang liit ng chance natin na talunin ang dalawang powerhouse team na yon. O kahit nga dumikit sila sa score sa dulo ng laro ay sobrang imposible na din na mangyari. Tinalo din tayo ng team ng Angola na isa sa mga inaasahan ng karamihan na tatalunin nila. At sinundan pa nga ng pagkatalo sa Tunisia at ang pinakahuli nga ay ang Iran. Sa kanyang statement nga ay nabanggit niya ang sobrang pasasalamat sa buong coaching staff at sa management ng team. Nagpasalamat din siya kay SVP Alpanlillo at kay SVP Chairman Manny Pangilinan. At syempre, sa buong players na nag-sacrifice sa laro, kasama na din dyan ang mga fans at mga sumusuporta sa team. Nabanggit niya din ang isa sa mga naging accomplishment ng national team na nagtapos as 5th place sa nagdaang Asian Game na best finish natin for the last 16 years. And nagbigay din siya ng isang special mention para kay Jordan Clarkson. Well mga boss, para sa akin wala namang may gusto na nangyari. Hindi din naman natin pwedeng isisi sa kanya lahat ng pagkakamali. Dahil hindi naman niya hawak ang oras ng ibang mga players na inaasahan ng madami na makakasama sa lineup. Maliban pa nga sa nagkaroon ng struggle ang roster ay dumepende pa din ito sa ilang mga PBA team management tungkol sa availability ng bawat players na gusto niya isama. Samahan mo pa ng ilang mga personal reason kung bakit hindi sila nakapaglaro. Dahil nga dyan mga boss ay nabanggit niya rin kamakailan na taon ang kailangan gugulin ng buong team para sa preparasyon ng big event gaya nito. Hindi man naging maganda ang outcome ng team sa buong tournament, at least ay sinubukan pa din nila na manalo kahit una pa lang ay alam naman natin na dihadong-dihado sila sa laban. Mga boss, ang pagre-resign nga ni Coach Yeng ay pagpapakita lamang ng respeto sa SBP at sa ating mga Pinoy. May kasabihan nga tayong mga Pinoy na pag may nagsara ng pinto ay may magbubukas na bintana. Kaya naman kung kayo ang papipiliin mga boss, sino nga ba sa tingin nyo ang karapat-dapat na pumalit sa kanya as bagong head coach ng Gilas? Madami tayong pagpipilian. Si Coach Jimmy Alapag na naging coaching staff na din sa latest NBA Summer League. Si Coach Tab Balbi na mas batikan at madaming experience sa international basketball. Coach Tim Ko na may 21 titles at 2 Grand Slam sa PBA. O oras na ba para ibalik si Coach Jot Reyes? I-comment nyo lang yun sa baba mga boss at isa-isa nating babasahin yan. Well, as of now ay hanggang dito na lang muna tayo mga boss. Please like our videos and don't forget to leave your comments. Also, don't forget to subscribe here in Space Jam Sports Channel. Goodbye!